Mayang adlaw ka ninyang tanan, ngayong araw nga pala na to ay magtatanggal kami ng mga bulaklak dito sa aming Hinaguan Nature Park na kung saan nakikita nyo na nga, pwede nang sindihan talaga ang ating mga flowers na tinawag na pasong-pasong o palong-palong or coxcomb in English or brain flower or kulay na pula, bahala na kayo kung ano itsura at ano pangalan yan sa inyo. Basta ito, tinatanggal na po namin. Nakakalungkot man, pero kailangan po namin tanggalin kasi lahat naman talaga sa mundong ito ay walang permanente. Lahat ay lilipas din. Lahat ay may katapusan. Kagaya na lamang ng pagmamahalan na... Charas! Siyempre, kailangan po natin linisin yung mga patay na talaga at kailangan natin i-clearing. Clearing yata ang tawag dyan. So, tanggalin natin yung mga, kung nakikita nyo, medyo brown. Hindi lang medyo talaga. Brown na po talaga yung ating mga flowers na kung saan ready to harvest na nga talaga siya at kailangan natin silang tanggalin para palitan na ng mga panibago nila mga seedlings at tinanggal na namin nga siya, lalong-lalo na yung mga natutumba din kahit pwede pa pero natutumba na siya kasi sobrang mabigat na rin talaga siya at kung nakikita nyo pinagbubunot na nga namin yung mga dry na talaga, so hindi na siya masyadong kanais-nais na, pero kung tutuusin maganda sila, maganda pa rin siya tingnan kahit brown na siya, kahit dried flower na siya, kasi ang ganda pa rin niya i-display yung tipong, anong tawag nito, yung mga dry flower na ilalagay mo na lang siya sa ano, kasi hindi siya nalalanta, hindi siya nabubulok, nag-dry lang yung parang utak niya. So sa mga lang utak dyan, pwede kayong kumuha dito, charot lang. So tinanggal na namin siya, ayan po, pinagbubunot na namin siya, at nagtira na lang kami ng mga pwede pa at nais-nais pa sa picture, yung pwede pang picturean na, ayan, kagaya niyang iba dyan, na may pula pa talaga at nakatayo pa. Yung mga natutumba-tumba na, yun yung pinagtatanggal namin, lalong-lalo na sa may bandang koral or sa may bakod siya. So, ayusin namin yan. Tapos, yan kasi dati kasi hindi namin, ang iba hindi namin tinanim yan na talagang pinaglinya-linya. Kumbaga, sinaboy-saboy lang namin yung mga buto-buto niya dyan, tapos sumubo na lang siya, tapos yung sobrang dami na tinanggal namin, tapos yung iba mga space na walang mga tanim, yun yung pinaglalagyan namin talagang manumano. Pero yung mga nadyan banda, sinaboy lang namin yan at tumubo. Ngayon, napagdesisyonan ko na hindi namin siya ilalapit masyado sa bakod o sa may daanan ng tao kasi natatamaan siya, lalo-lalo pag lumalaylay siya, so nasisira yung view, tsaka sagabal din siya sa mga dumadaan-daan, at syempre, masisira din talaga siya kasi lagi siyang dinadaanan. So as you can see, masyado siyang lumabas na nga siya sa bakod kung tutuusin, no? Kasi dyan kasi namin sinaboy-saboy ni Liansing yung mga seeds dati, so nung tumubo siya, nandyan siya sa may bakod. So ngayon, I decided na makikita niyo mamaya kung saan ko siya pinagtatanim talaga yung mga buto niya. But for now, gusto kong pasalamat sa mga social climbers na tumulong dito, lang lang na Rhea. Ayan si Rhea Pilingera, andyan din si Gwen, andyan din si Brittany, kami lang kasi nandyan, tapos ang nag-video si Manman, tapos andyan din si Jayford, naglilinis din. So tinanggal namin yung mga tali na pinagtatali namin dyan. At syempre, buti na lang talaga hapon na to. Pag mga bandang alas 5 pa, patanggal na yung araw niya, nandun na sa may bandang basketbulan, nakikita nyo naman. Tapos nagsialisan na rin yung mga guests. Ito lang, may tatlong guests mamayang gabi, tapos kaninang umaga, medyo marami-rami, so... Ayun, hindi na siya masyadong sagabal at may mga tao pa nga dyan. Nakikita nyo may nag-check in pa dyan sa gilid-gilid. So nasa pinatabi muna kami kasi nakitutuwa naman sila na pinanood kami mga naglilinis dyan. So tinanggal namin yung mga tira-tira dyan. At sa mga pupunta nga pala dito, kung gusto nyo pong kumuha at magtanim, tingnan nyo lang po sa may bandang bulaklak sa ilalim. Kung may mga buto-buto pa, pwede nyo pong kumuha kayo dyan tapos itanim. Meron pa po yan sa mga likod ng puno na ay ng kubo-kubo. Meron pa po yan, marami dyan sa likod na yan. Sa may mga A-house natin, sa mga naana house. Tapos magre-replanting lang ako ng mga ibang mga halaman dyan. Naglilipat ako ng mga pine trees at ano yung mga kailangan ilipat. At ayan na nga si J4, tinanggal na yung mga buto-buto kasi isasaboy din namin yung mamaya doon sa pinagtanggalan namin para naman kahit papano pag nalinis siya ay nakita nyo konti na lang siya para pagkatapos niyan talaga mag-clearing na may mga tumubo na rin na mga bago. So as you can see, hindi na siya ganun karami talaga pero good pa naman siya for picture. And mga isang buwan lang, meron na namang mga tumubo dyan na mga bulaklak na naman. So mga 3 days, tutubo na po yung seeds hanggang madali na lang pong tumaas. Basta po, madaling diligan. Alam mo naman, masaya talaga, mabilis talaga pag nadidiligan. Ay, sana all. Charot lang. Sa'yan, diligan na siya ng diligan. Pero ngayon nga ay tag-init nga. Sobrang dry talaga yung ating mga lupa. Lalong-lalo na is putik to dati ng palayan. So talagang dry talaga yung lupa. At ayan na nga si Gwen. Kita mo naman, kahit PWD din talaga siya. Talagang...
tumutulong talaga yung show, diba? Kasi may video kasi, charot lang. Sa mga pupunta dito guys, minsan talaga, parimain ko lang dyan guys ha, minsan talaga may mga problema, minsan talaga may hindi maganda ang gising, kagaya ng kanina sa amin, nagkakagulo kami kasi dahil sa lupa, sa tilapia namin na natuyo talaga, nabawasan ng tubig, mamamatay yung mga tilapia namin, tapos yung mga permit-permit na nilalakad namin, yung mga requirements dito sa ganito, ganyan-ganyan. Meron talagang pagtatalo minsan, tapos ang gulo-gulo talaga. So, minsan may mga pumupunta talaga nagpa-picture. Picture lang kayo dyan, kaya haggard na kami guys. Tapos pag wala naman sa mood, picture lang kayo guys. Pero huwag nyo nakapansinin yung nakasimangot ko yung mukha. Nag-i-smile naman ako pagdating sa picture eh. So, yun, nung nalinis ko na siya lahat guys, sila naman naglinis, tinanggal na yung mga dumi-dumi, yung mga pinagbunutan namin. Tapos natanggal na rin, nawalis na rin siya guys. Tinanim ko na rin yung mga buto na pinagkukuha namin dun sa mga bulaklak or sa mga puno na talagang tinanggal na namin. So ayan, pinapatag na rin namin yung lupa. Tapos isasaboy mo lang dyan yung mga buto-buto kahit saan. So kagaya niyan. So hindi na ako masyadong nagsaboy dyan sa may bandang bakod para hindi masyadong malapit sa daanan yung ating mga puno pag tumubo na po yan siya guys. So ngayon, dyan ko na nilagay sa mga gitna-gita banda. At syempre, makapal na rin ang ating mga Carabao grass. So maganda na rin yan siya kasi green na green yan siya, tapag tumubo na siya, pero matagal talaga yan siya tumubo ang Carabao grass guys, kasi lalong-lalo na tag-init ngayon, so kailangan talaga ng water supply talaga. Alam nyo naman, diba, kailangan talaga natin laging basa para ganado talaga tayo pag laging basa. So pag tuyo kasi, medyo mahirap talaga, mainitin ang ulo, yung ganun, walang dilig, charot, lalong-lalo sa mga long distance relationship dyan, lang sa mga OFW dyan, sa mga magjowa at magpartner, mag-asawa na malayo na hindi nadiligan nung Valentine's Day o diba? So kailangan talaga natin laging basa, kailangan nila para naman kahit papano mabilis silang tumubo at hindi masyadong mamatay. So ayun na nga, so speaking of basa, kailangan yung mga sinaboy natin ng mga buto ay basain rin natin para bumagsak siya mismo sa lupa, kasi yung sinaboy natin maliliit po yan, so hanggang dun lang sa bato or sa damo, so basahin natin para pumunta sa lupa para tumubo. So abangan na po ang next update. Bye bye, thank you, please share.